Hi guys, welcome to my channel, Carrem Computers. Ako pala si Carrem Pastrana, yung IT hardware specialist. Bali ngayon guys, ang gagawin natin ay laptop na Lenovo Yoga 2 Pro. So, ito siya guys. So, ang problema niya, ayan, napiplip to guys. Okay. So, ang problema nito is nagpapatay hindi yung power at ayaw mag-display. So, check natin kung ano ang problema nito. Isa natin guys. Okay, to test natin kung ano yung problema niya. Bet natin yung power charger. Ito yung power nito. Ito sa kabila. Indicator niya is ito. Yan. Ito yung light indicator niya. Go orange. So test natin. Dito para makita nyo yun, napansin nyo guys, nag power na siya, ayan, namamatay. So magpa power siya ulit, ilaw yung keyboard pero walang display. So ayan, pa power, ilaw, walang display. So sa ibang mga ano guys, sa mga hindi pa nakakagamit ng ganito, usually ito yung sakit ng mga ganitong model kasi naka-built-in ng kanyang yung kanyang memory built-in. So modular na kagaya ng ano, natatanggalin mo lang yung memory then linisin mo and okay na siya. Hindi, so papakita ko sa inyo. Check natin yung loob. So nabuksan naman na to kasi dinouble check na kung may natanggal lang. So wala naman. So ano nga pala ito guys, aluminum yung pinaka cover nya. Ayan, hindi siya plastic. Ayan, so ayan ako, kikita nyo kasi okay pa yung ayan, nagpa-power siya pero walang display. Ayan, sumamatay. Ayan, tapos ayan yung light indicator niya, may ilaw pero ayan, mas sumamatay. So tanggalin natin muna yung battery. Ayan, tanggalin natin muna yung mga ribbon wire. Ito kadalasan sakit ng mga gantong model guys. So ito nga pala yung kanyang storage, SSD na NVMe, mSATA, I mean SSD na mSATA yung ginamit sa kanya. Hindi siya NVMe. Iba kasi yung paan ng NVMe na M2. Yan, so ito yung board niya. Ito lang siya. Yan, yung maliit na yan. Yan yung pinaka motherboard niya. Ito yung kanyang wifi receiver. Ito naman yung kanyang power at saka yung USB and card reader.
na module. The same time siya din yung pinagkakabitan ng storage. So, ang gagawin natin dito guys is i-hot air natin tong memory niya. Kasi naka-experience ako ng ganito, ganito din trouble niya. So, hindi na natin kailangan i-troubleshoot. Kasi same na same siya. So, kaya ganun lang din ang gagawin natin. Tatanggalin lang muna natin yung mga ribbon wire na terminal para matanggal natin siya. Baka magtataka kayo guys, magka dalawa yung kanyang ano sa display. Hindi siya display guys, yung isa sa display, yung isa naman sa touchscreen. Kasi may touchscreen to guys. Para matanggal natin yung motherboard. Yan. Tanggalin natin yung tornilyo ng auxiliary pan niya, kanyang cooling pan. Ito na yung motherboard niya guys. Ayan. So ito yung isang part ng module at yung kabila. So kabilaan yan guys. Tabi na natin to. Binusan na natin. Brush. Sa ganito nga guys nga pala kasi may mga kalapit siya mga plastic terminal, so gagamitan natin siya ng cover na thermal tape or Kapton tape para hindi matunaw yung nasa paligid niya ng mga plastic.
tech lang niya yan. Yan. Kapag ginamitan natin siya ng hot air, hindi yung mga plastic na yan, hindi madedeform. Kabila wala naman. So, okay niya. Okay. So, kailangan natin ang hot air. Ready na natin ang ating hot air machine. Yan yung ating flux. Yan. Kailangan dito ay mga nasa 5.5 or 6 yung heat, and then 6 lang yung air. Lagyan natin siya ng konting flux. Yan. So ito mo lang side na to. Ngayon ay sa kabila. So, painitin na natin. Kabit natin lang yung fan. Diyan malayo naman na siya. Okay. So yung kabila naman. Kalat naman yan guys sa ilalim.
So hinaan natin ng konti yung air, 5.5 lang. Palamigin muna natin. Saka natin linisan and then i-test natin. Okay, patry na natin i-test kung gagana na. So linisin muna natin siya pala. Tanggalin naman natin to. Tayuin natin siya ng ilang segundo. Okay. So, kabit na natin. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got. So hindi muna battery yung kakabit natin. Charger muna para madali pag hindi siya mag-display. Madaling i-off. Testing natin kung magdi-display na. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Yun! Success! Okay, success siya guys. Right. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Okay. Then. Ayun, magana pa. Kanyang touchscreen. So, yan lang guys. Sharing is caring. Sana po nakatulong ang video na to sa mga problema niyo sa ganitong model ng inyong laptop.
So yun nga pala guys, if ever na hindi gumana yung hot air doon sa RAM, pag yung pagre-reflow kasi ang tawag sa ginawa natin guys, i-reflow nyo naman po yung processor. So isa rin kasi yon sa mga giging cost ng ganong trouble. So yun lang guys, sharing is caring, God bless.